bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Julit Estrada Larino. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Thank God it's Friday, TGIF, and thank God for every day, of course. Nako, present po ang inyong lingkod, Julit Estrada Larino, para po sa Friday edition ng ating programang Dear Ate Juday. At syempre, wag ko kayong aalis dahil ito yung mga ina-announce ko the past few days. Dito sa ating programa, no? Meron ho tayong bagong coach. Ina-announce ka talaga, eh. No? Syempre naman, pinangalanan ko na, pero mamaya ho malalaman at makikita natin siya. Makakasama ho natin siya maya-maya lang, mga... via Zoom, siguro mga ilang minuto lang, ano, magbibigay lang tayo ng ating intro at syempre pupunta na tayo sa napakahalagang usapin po ng health and wellness. Naku, kailangan ho natin yan, mga kaibigan, lalong-lalo na hindi pa ho tapos ang pandemic, may mga ibang concerns pa ho tayo, no, etc., etc. Eh, yan ho ay makakatulong sa araw-araw nating pamumuhay. Syempre, oo. Pag sinabi nating health, kalusugan, wellness. Wow, kung gaano tayo ka? Well, anyway. So, mga kaibigan, bago pa lumawag ang ating programa, ngayong gabi, uy, welcome pala ha, lahat kayo dito sa ating programang Dear Ate Juday. Syempre, unahin po muna natin ang ating segment na nasusulat. Ayon sa astanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma 12:2. Yan po, mga kaibigan, ang gabi-gabing sinasabi nating pagmumuni-muni dito sa ating programa, no? Mula Lunes hanggang Biyernes, Dear Ate Juday, kaunting sort of reflection lamang yan, no? Na dapat na maging bahagi, no? Ng ating programa talaga. Gabi-gabi, ayon. So, mga kaibigan, teka muna. Oh, excited naman kayo, eh. Oh, dahil health and wellness. Oh, oh. I-like nyo muna kami live na live sa ating Facebook page, yung DWIC, of course. I-like nyo po ang ating page. I-heart nyo na rin, mas maganda. And share, ayan. Kung mag-comment kayo, no problem, no? Especially kung may mga tanong po kayo, eh, ibabatuhu natin yan sa ating coach. Ayan, ha? Saglit lang, coach, ha? Nandiyan na siya. Siyempre, mamaya makikita natin siya, ha? Nais lang para namin ipaalam sa inyo din, ano, na kami po ay on a test broadcast sa pamamagitan po yan ng IZTV. Ayan, sa lahat po ng merong digital TV receivers, ABS-CBN TV Plus, Jemea for the Box, Sulit TV at iba pa, no? I-scan nyo lang po IZTV, pakihanap po, makikita nyo po kami. Ayan, so, yun. Meron pa kayong isang option. YouTube channel, of course, nandun din po kami, ha? At inounce na rin natin, no, ang ating special coverage dito sa inauguration po ng ating 17th President of the Republic of the Philippines. Aba, walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ho ay magaganap sa June 30. June 30, ha? Araw po ng Webes yan, no? Yung June 19, natapos na kay Vice President elect Sara Duterte Carpio. Ayan. So, antabayanan nyo po yan. June 30, buong puwersa po yan, DWIZ, home radio stations all over the country. Ngayon din po ang RPN stations. Ayan.
So, ito na nga. O, ito na. Ready na ba kayo, mga kaibigan? Teka muna. I-plug din natin yung ating bagong shows, ating mga bagong programa, no? Ngayong weekend, sisimula na po yung Usapang Payaman. Ayan, kasama si Ate Eunice Hilario, si Sir Chris Gallet, at Filipino Mirror Negosyo Columnist. Ayan. Usapang Payaman, simula yan sa this Sunday, no? 2 to 3 ng hapon. Yan, so welcome sa ating DWIZ family. Ngayon din po, yung serbisyong bayan ni Tatay Rani, kasama po si Tatay Rani, of course, ayan, Ludovico, at si Miss Mel Estereja. Ayan, yan naman po ay magsisimula sa Lunes. Every Monday sila, Monday, Wednesday, and Friday, 10 o'clock in the morning until 11 in the morning. Ayan. So, yan po yung ating mga bagong programa, dagdag na mga programa sa listahan ng mga magaganda at informative programs po ng DWIZ 882. Alright, last na ito, ha? Oo, last na. Because alam ko nga, excited na ang lahat para sa ating bagong coach. Yun. Kusama ko syempre, no? Oh, happy birthday kay Mama Tita Sunga Guevara. Ayan, ng Makabebe, Pampanga. Of course, birthday din today ni Patrol 19 Cell Ortega Bueno. Happy birthday! Thank you, yung ating Malacanang, Senate Reporter sa Ate Celie Astigyan sa Senador. Si Kuya Rod Luna, Engineer Rod Luna, no? Na, happy birthday! Ilo, syempre. Oh, eto, happy 451st founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Happy birthday to you! Pa, oh. Kaya nga holiday sa Maynila ngayon, di ba? Oh, sana nag-enjoy. Oh, parang long weekend, ano, sa Maynila. Anyway, eto na. Teka, last na lang talaga, no? Para ho dun sa mga kakilala, kamag-anak, o kaibigan ni Elsa Rodriguez. Ito po yung aking kaibigan nito, kababata ko rin, at kapitbahay dito sa Tondo. Yung kanya pong labi ay nandito sa kanilang tahanan, dito sa Laliana, no? Condolence ulit din sa pamilya Rodriguez at sa pamilya Rimando, no? Tsaka dun sa sariling pamilya ni Elsa Rodriguez. June 29, no? June 30 po yung kanyang paghatid sa huling hantungan. Anyway, maaari po kayong bumisita dito sa kanyang huling sulyap po kay Elsa Rodriguez dito po sa Tondo, Maynila, particular po sa Laliana Extension. Ayan. Alright! Nako, eto na nga sa unang bahagi. Tuloy-tuloy na hong talakayan natin ito, ha. Nais lang ho nating i-welcome, ayan, ang ating bagong coach, health and wellness coach, tuwing Friday. O, oh, diba? Makakapag-relax kayo ng Friday, Sabado, Tinggo, pwede niyong gawin yung kanyang mga tip. Oo. Ha, teka, ha. Eto na nga, sabi ko nga isang fitness advocate, yon. Na sabi niya unhealthy siya dati dahil sa kanyang poor eating habits. Diyos ko naman si coach, nagparinig agad. Anyway, siya na magkikwento sa atin ng kanyang journey to a healthy and a well lifestyle, di ba? Alamin na nga natin yan mamaya. Ito na nga ngayon. Let's all welcome mga kaibigan ng ating bagong coach, si Coach Mitch Reyes. Coach, good evening! Good evening, Coach. Good evening, Ate Juday. Good evening, everybody. Hello, everybody is listening tonight. At saka po, Ate Juday, alam niyo po ba na feeling ko ay meant to be talaga tayong magkita nung Sunday last week. Talaga ba? Sa SM sa last, doon sa mall, kung saan magkasunod kami ng pila. Diba? Naalala mo yun? Tapos kinausap nga ako at sinabihan mo na ako tungkol nga dito. Tama ho yung sinasabi ni Ate Juday kanina na way back 2014, basta bata pa po ako nung 8 years ago, I used to weigh 100
140 pounds. Pero po yun, yung kung gaano kalaki. Tapos maliit lang po ako, 5'2 ang height ko. Pero nung time na yon, mahilig po ako mag-aerobics, mag-zumba, mag-gym. Pero hindi ko na po alam ang tamang paraan para ang gawin ko para lang pumayag. Ang feeling ko lang din po noon was, kaya rin po ako ganun ka-unhealthy is because tumatanda na po ako. Not until... Coach, gusto mo na lang kainin lahat eh, no? Parang gusto mong i-enjoy. At saka ang feeling ko noon, kahit na kumain ako ng chocolates, mga ice cream, mga cake, okay lang. Kasi ang feeling ko noon, mag-exercise naman ako sa gabi. One to two hours ako sa gym. Oo, nababurn din, kumbaga. Yes, ang feeling ko, nababurn ko siya. Pero nung time na... At saka nung time na yon, naalala ko na sa office ako noon, mahinang-mahina ako minun ng tubig. Long before, I used to drink 3 to 4 glasses lang, mga 2 to 3 to 4 of glass of water in a day just because ayoko pong nag-CR, ayoko umiihi dahil busy-busy ako. Not until nakita ko po yung office mate ko sa building. Kasi same building lang naman kami, hindi naman ka office mate talaga. Nakita ko siya. Yung kasi yung office mate kong yun, tamad na tamad mag-zumba, mag-gym. Pero nung time na nakita ko siya, pumayat siya, tapos nagbukang bata. Sabi ko sa kanya, ay... Ano na bang ginagawa mo ngayon? Nag-zumba ka na rin ba? Nag-aerobics ka na rin ba? Hindi. Eh, anong ginagawa mo? Ba't pumapayat na? Tsaka parang ang ganda-ganda mo ngayon. Sabi niya, ang ginagawa lang daw niya is, nag-enroll siya. Ang ginawa niya lang pala noon was nag-enroll siya sa isang nutrition club. Sabi ko, ano yun? Para hindi ko pa alam nutrition ba? Club. Yes, nutrition club. Way back kasi nung wala pang pandemic. Meron kaming nutrition club. Sabi ko, saan ba yan? Tapos di sabi niya, pero malayo medyo yung lugar. So sabi sa kanya, sige, dali mo dito sa office. Pagdala mo dito sa office, ako pinakaunang mag-enroll. So dun sa nutrition club, tinuruan kami ng coach, ang sinabi lang ng coach ko. O sige, kasi may 10-day program silang in-offer. Tapos sa 10 days na yun. Araw lang. Yes, 10 days lang. Yes po. Tapos, tuturuan na kami kung paano kumain ng tama. Wow. Tapos, dun sa nutrition club na yon, I was taught 80% nutrition plus 20% exercise. 20% wow. 80-20. 80-20. 80-20 po. Yes, 80% Nutrition, yung kinakain. Nutrition, right. Oo. Kinakain. 20% exercise. So, yun. Hindi naman na ibig sabihin na kailangan magpunta ka ng gym, magbabad ka sa gym. Kahit na isang oras lang, pero yung nutrition na ginagawa mo sa katawan is good nutrition. Equals 100% mindset. Mindset, mean ko anong gusto mo talaga mangyari sa sarili mo, yes, yung talaga gagawin mo. So kahit ano pang isipin mo na gusto mo maging healthy, kung wala ka namang ginagawa, wala rin mangyayari. Correct! Yes! So mag-expect ng magandang mangyari kung wala ka namang ginagawa sa sarili mo. Hindi ka kumikilos. Diba? Yes, so hindi ko walang mag-push sa'yo. So sabi ng coach ko, sige, for this first 10 days, huwag ka mag-aerobics, huwag ka mag-gym, huwag ka mag-ano, basta wala lang exercise. Ang ginawa ko lang noon is good nutrition for 10 days. Pero amazingly, I lost 10 pounds. Pero may 1 pound per day ang na-lose ko. Aba? There I was taught how to eat right. Eating up to 6 to 8 times a day and yet I lost a lot of weight. Wow. Tapos, drinking lots of water. Kung dati nakaka 3 to 4 glass of water ako,
Ngayon po, ang nainom po, 3 to 4 glasses of, 3 to 4 liters of water daily. 3 to 4 liters? Yes, 3 to 4 liters of water daily. Parang sa yan. Opo, yes. Oo, dahil yan yung amount ng naiinom mo ngayon. Okay ka nang mag-CR. ganto lang kasimple. Ganto lang ho kasimple ang naging motivation ko. Yeah. Ang sabi ng coach ko, ang water daw ho, kahit na malamig, kahit na mainit, kahit mm-hmm. na boiling, kahit na tap, wala siyang calories at all. So, hindi na po ako naniniwala sa dating pinaniniwalaan ko na ang malamig na tubig ay nakakataba. So, yun. Uh-huh. So, ako na-motivate na to drink lots and lots of water every time na nawigi ako, napupo ako, or napawisan ako. Basta inom lang na inom ng tubig. Uh-huh. Yung pag-wiwi, binabaliwala ako na kasi out of the wiwi, nasama na dun yung mga toxins sa katawan natin na nagko-cause ng malaking flash out na, yes, no? Ng flash out na yung mga toxins. Yeah. So, from then on, ganito ang nangyari kung bakit ako naging coach. Ang gusto ko noon was, parang nagiging passion ko na to teach people how to diet kasi maganda na yung effect sa akin eh. So, ang ginagawa ko. Ramdam mo na sa sarili mo, coach, at yes, ramdam ko sa sarili ko talagang. At saka parang naging confident na ako. Dati, I used to go to the mall pag nakakita na ako ng mga magandang damit sa mga mannequins, ganyan. Kaya sabi ko sa sales girl, miss, meron ba kayong size nito para sa akin? Sabi ng babae, ng sales girl, anong size po gusto nyo? Sabi ko, pero kaya XL? Di ba, kasukat ko na lang, di ba, ang ganda sa mannequin. So, pagkasukat ko na nung damit, ang pangit kasi nakaluwa yung tiyan ko. That was before. Alam niyo po ba kung saan lang ako nakakabili ng small size na damit? Tanungin niyo po sa akin, Ate Juday, kung saan? Saan, coach? Sa clothes for pregnant women. Diba? Nakakahiya. So, ever since nangyari yung one time, naglalakad ako sa street namin, sabi ng kapitbahay ko, hindi pa rin niya ako. Sabi niya, Mitch, parang nagiging maganda ka na, nagiging sexy. Ay, wow. Di siya rin ba na? Mas maganda ka, ganon? Oo. Mas maganda ka, Mitch. Talaga, thank you. Eh, ang feeling ko noon, sabi ko na i-help na. Parang confident na rin ako. Sabi ng neighbor ko, mm-mm. Ano bang ginagawa mo? Sabi niya. Sabi ko, sige, likas sasama kita dun sa coach ko. Ayaw namin. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanila, nag-enroll lang ako sa nutrition club. Sabi nila, kung mag-enroll lang din kami, sa'yo na. So parang yun lang naging start ng gusto ko na rin nga mag-coach. Kasi syempre, kapitbahay mo, mas kilala ka. Oo, diba? Tsaka na-believe sila. Tsaka doon ko rin na-realize yung, mm-hmm. Yung may results really would dictate. So, parang kahit na anong i-offer ko sa kanila, kung sa tingin nila, magiging katulad nila itsura ko, yung confidence ko, yung pangatawan ko, tsaka yung itsura ko talaga. Eh, gagawin na lang yung mga pinagagawa ko nga sa kanila. So, yun po. So, there? Oh, yes. Eh, greet lang natin itong mga nanonood sa atin. Ha? May nanonood via the IZTV test broadcast, no? Si Runel. Suki natin to, coach, ha? Okay. Ni Ronel Sacromenil. Ayan, sabi niya, shout out po to Juday. Thank you po. Ayun. Taga Cavite ito si Ronel eh. Thank you, Ronel. Kuya Jun Bringola, one of our correspondents from Bataan. Good evening. Thank you, Kuya Jun. Belated happy birthday. Eto, coach, Kuya Nelson Malinaw. Nelson Malinaw is from Virginia, USA. Suki din natin to, ha? Blessed Friday evening. Ayan. Stay safe. God bless. Si Ma'am Tisa Roman, thank you po sa inyong panonood.
at pag-monitor. Ayan, sana marami silang, simula pa lang naman ito eh. Ang kinikwento lang ni Coach Mitch, yung kanyang journey. Ayan. Pero sa mga susunod na episodes natin, aba, eh mas matutuwa tayo. Lalo, no? Dahil, senior, Ma'am Tizen Roman, thank you, Ma'am Tizen. Si Ate Beth Samson, also one of our correspondents, ano, sa, dyan sa Caloocan at sa Maynila. Ay, Camanava, sorry, Caloocan and, Navotas. Yon. Si, Dr. Ray Salinel Jr. Dr. Ray, good evening. Thank you for watching. Ayan. Ayun. So maraming salamat po. Yung iba pa nating nanonood, Coach, aglit ha. Mamaya, i-greet din natin. Go ahead, Coach. Ayan, tuloy na natin ang journey muna ni Coach. So, ang pinagawa lang naman sa akin ni Coach ko is the 3-hour rule. Alam niyo po ba yun, Ate Juday, yung 3-hour rule? 3-hour rule? Yes. Parang hindi. Oh, parang hindi. So, sabihin ko sa inyo, aming 3-hour rule. This 3-hour rule prevented me from being hungry all the time. Kasi every 3-hour rule is eating every 3 hours in a day. So, kung every 3 hours? Yes, every 3 hours, pero hand-guided. So, hand-guided? Yung, Pinggang Pinoy, nalalaman na pinagawa ko sa inyo, hand-guided meal. Hand-guided meal. Dapat yun sa palm size natin, mayroong fish-size na rice, fish-size na fruit, fish-size na dessert, fish-size na vegetables, fish-size na dessert, tsaka palm size na ulam. Palm size. Palm size. Tsaka ganito po kakapal. Pag hindi pa po tayo satisfied, ang ibig sabihin ho ng ating hand-guided meal, yun lang po yung desired amount na food na dapat na ini-intake natin. So kapag hindi pa natin na, pag hindi pa tayo satisfied dyan, inuman lang natin ng maraming water. I'm sure ma-satisfy na tayo. So kung 6 o'clock ating breakfast, 6, 7, 8, 9, kain tayo ng snacks. Ang snacks natin should be fish size lang na fruit, or vegetables, or meat, or anything. Yung fish, pork, chicken, or meat. Ganun lang. Fish size lang na isa sa mga yon na sinabi ko. Tapos lunchtime would be Pinggang Pinoy. Tapos snacks ulit na any fish size. Tapos dinner. Every 3 hours lang ang kain. 3 hours. 3 hours. Three hours. Kasi po, pagka nagpapagutom tayo, our bodies do not burn the calories like it should. So, pagka gutom, wala namang matadigest ang ating mga tiyan, kundi mag-produce pa ng fat. Oo nga. Yun yung tendency, Coach, eh, no? Parang, hindi ko na magpapagutom. Minsan din sa work mo, no? Nalilipasan ka yung gano'n dahil gusto mong matapos na kasi deadline mo na, no? Diba? Gusto mo nang kailangan na-accomplish mo na to. Ibig sa 12 noon na, tanghalian na, hindi ka pa kumain. Minsan kumakain ka, alauna, gano'n. Ang tendency, mas marami kang makain eh, no? Diba? Yes, yes. At saka ang nangyari din sa akin dati, was, pagkagutom na ako, mainit na yung ulo ko. Mainit na yung ulo ko, parang lahat na inaaway ko sa office. Para konti yung kibot nila, sa akin malaking bagay na nakakainis. Big deal lagi. Yes, big deal palagi. Pero when I started with my good nutrition, doon na po natunan ko na pong makipag-usap na malabanay. Kalmado na. Kalmado na lahat. Ang gandang effect, no? So, hindi yun all the time. Siyempre, tao pa rin naman tayo. Pero parang mas nakakatch mo na yung sarili mo na... Kumbaga, mas nakokontrol mo na yung sarili mo, Coach, no? Yes, yes. Oo. So, are there any questions po? Hindi. May mga tanong dito, Coach, ang gustong malaman. Ilan ulit yung ano mo, yung weight mo pala? Ah, weight ko dati was 140 pounds at 5'2 ang height ko. Pero, 140?
I lost 30 pounds. Tapos yung 30 pounds na yon na maintain ko na yung 110 pounds all throughout the 8 years I've been with Good Nutrition. Oo. Pero yan, Coach, may ano tawag dito? Kasi mga kaibigan, ano, sa totoo, yung kinikwento ni Coach, kaya kami nagkita, hindi ko kami talaga magkakilala. Diba sabi mo nga lang? Destined talaga kami, dahil nakapila kami. Actually, dun sa fast food na yon, mga kaibigan, nakapila na ako nung una, umalis na kami. Kasi nga medyo mahaba yung pila, tapos parang nainip ka na. Pero mahaba talaga, Coach, diba? Oo, pero masarap na yung pagkain, diba? Oo, masarap naman kasi talaga yung pagkain na yon. Bago lang na store yun dyan sa mall, malapit ito sa atin sa Maynila, Coach, no? Oo, mga kaibigan. So, labas ako, alis kami ng aking mag-ama, yung aking asawa at yung aking anak. Uwi na, ganyan. Doon na lang, sa may bandang malapit sa atin, kakain, ganyan. At saka Father's Day. Yeah, Father's Day. Eh, biglang umulan. Just this Sunday lang. O tama, di ba, Coach? Yes. This Sunday lang. Eh, biglang umulan. Ang lakas ng ulan, Coach, mga kaibigan. So, hindi kayo nakawi. Yeah, oo, sabi ko, balik. Balik kami. O ano, dun ulit. De, pila na naman. Sabi ko, naku nga ba na naman ang pila. Tapos, nangyari. Kaya nag-usap kami ni Ate Juday. Yes. Was because sabi ko, Miss, pwede mo... Nasa unahan ko pala si Coach. Pwede pa reserve ako sa line kasi save pa lang isang table for me, di ba? Kasi mag-isa lang ako. Mag-isa lang si Coach eh. Sabi niya, paka-save lang. Sabi ko, ay, okay na problem po, ganyan. Pagbalik ni Coach, titignan na pala ako ni Coach. Siguro na naman po Coach, nasa likod mo ako. Iba ang bigat nito. Aba, may inaabot na sa akin si Coach. Flyer. Oh, may flyer kasi si Coach, no? Well, ito yung kanyang advocacy eh, 'di ba? Bilang isang nanggaling dun sa dati na bago, no? Ang gusto ko diba? Po kasi mangyari, hindi lang po ako ang healthy. Kasi kapag ka-healthy na po, napaka-imposible na hindi tayo mas maging sexy at mas maganda at mas mabukang bata. Uh-oh. Ang gusto ko pong gawin, since this is my advocacy already, gusto ko lahat ng tao makikita ko, eh, katulad ko na rin. Kaya napakagandang advocacy nun. Oo, kaya nga, yung sabi ko, yung pinakita mo sa akin, Coach, sabi ko na ako, yeah, halika na, si Juday. Halika na. Sabi ko, ay ano ito? Nakita ko. Tapos nakita ako ni Coach, nasa likod niya nga ako eh. O, nagkwentuhan ng konti. O, eto Coach, yung mukha ko at tinanggal ko yung face mask ko. Ayan, para makita mo. Tapos, hanggang sabi ko, Coach, okay lang ba na... I'm working kasi sa isang radio station, ano, what station? Of course, DWIZ 882. Himpilang may todong lakas, ganyan. Sabi, i-guess ka namin, baka pwede ka namin i-guess sa ibang mga programa namin. Sabi ko, nag-name pa ako, no? Specifically, yung Radio Clinica with Maru Sarne. Sabi ko, okay po doon, ganyan. O, sige, sabi ni Coach, sige, tawagan mo lang ako, ganyan. Aba, naisip ko, bakit hindi ko isama sa ating programa? Because napakahalaga ho ng wellness, no? Lalo na sa mga panahong ito. Sa ngayong pandemic, takot na takot ang virus sa health people. So, kailangan natin magpaka-health talaga. Oo. Kaya ito, sabi ko kay Coach, ayan, baka pwede kitang ma-invite at maging coach na rin, co-anchor ko every Friday night, no? Dito sa ating programang Dear Ate Juday, para ma-share din naman natin yung journey mo, no? Kaya ngayon, nakikwento si Coach, ayan, ang kanyang naging... journey. Pero, syempre, sa mga susunod na episode natin, may mga specific topics tayo na may mga impormasyon, no, na ibibigay si Coach sa atin, ano, kumbaga i-guide niya tayo. Ayan. Coach, ano bang aabangan namin sa'yo? Ano bang ang gusto mo talagang ma-achieve natin dito
sa ating mga sessions na gagawin. Oo. Like, 'di ba yung sabi ko nga kay coach, sabi niya hindi siya ganun, hindi siya familiar talaga dito sa ating programa eh, no? Pero sabi ko eto coach, binigyan ko siya ng sample ng ating mga episodes, no? Because sabi ko sa kanya, Monday and Tuesday, meron tayong we talk about anything under the sun sa buhay-buhay, mga concerns sa buhay-buhay. On a Wednesday, meron tayong usapang insurance, pang-siguro. Ayan, mahalaga din yun, coach, ha? Lalo na ngayong pandemic. On a Thursday naman, meron tayong financial coach. Ayan, sa mga gustong magnegosyo, gustong madagdagan ng kita, rumaket, etc. Ayan, di ba? At Friday, ayan, eto naman ho yung pagkakataon para kay Coach Mitch Reyes para ho tayo matulungan sa ating kalusugan, sa ating wellness, di ba? Ayan. So, regular na ho ba ako, Ate Juday? Ano ho ba, Coach? Ako gustong-gusto ko. Sige, ma-healthy na rin kita, ha? Ayan, ako sabi ko na nga, ako mauuna na ito. At saka po, alam niyo po ba, ito ating mga tagapakinig, ay ang ginagawa ko po, hindi po ako nagda-diet at all. We can eat whatever. Hindi diet, ha? Yeah, hindi diet. No deprivation of anything, any food you like to eat as long as portion sizes. Kasi dati po, nung hindi pa ako introduced sa good nutrition, pag nagustuhan ko yung ice cream, nakuwan to sawa ako sa ice cream. Pag nagustuhan ko yung cake, yung ice cream, want to sawa ako sa cake. Ngayon po, wala po akong pinagbawal sa sarili ko. Wala akong pinagbawal. Portion sizes na lang. Kung dati nakaubos ako ng isang pint, ngayon mga apat na subo na lang. At least, apat na subo. At least, hindi ko na-deprive sa sarili ko of eating anything I'd like to. Oo. Kumbaga, portion sizes. Natikman mo din. Kumbaga tikim, huwag na mag-ano. Huwag na kain. Yung malaking portion, di ba? Kasi di ba po siya magmasarap? Ay, hala, sige. Gusto mo na, wala ka nang naitira dun sa kasama mo. Diba kasi paborito mo, kain ka lang. Kain ka ng kain, Tsaka po, discipline. Tsaka consistency. Consistency is the key to everything talaga. Hindi lang sa pagkain. Pwede rin yung mangyari sa work, sa family, sa lahat ng bagay. Consistency is the key talaga to everything. Uh-oh. Everything that we're doing. In this whole wide world. Ganun po. Tsaka, Sige coach, go ahead. Meron ka rin yung binabanggit mong club coach, no? So parang, ano yan, isang, kumbaga nagkikita rin ba sila, nagkayo? Formerly po, I also had a nutrition club, yung physical nutrition club sa nutrition club ko din sa East Tampaloc, Manila. Tapos, people can still come, pero mas preferred ko yung doon na lang school sila sa Zoom, via Zoom na lang, gaya na, no? Via Zoom. So, I'll be announcing that, siguro mga in a few moments from now na. Siguro mga ilang Fridays from now. Make sure ko lang po. Para... yung ilang tanong dito, coach, no? Mahirap ba? At first, syempre, wala naman pong... Tinry mo, madali. Wala naman pong madali na... hindi. I mean, wala namang goal na madali. Diba? True. May ginusto talaga tayo, talagang paghihirapan talaga natin. Kasi parang cherish talaga natin kapag ka naabot na natin yung goal natin yun. Mm-mm. So, ang sasabihin ko lang sa lahat ay wala akong talagang madali. Pero if you just keep on doing it over and over again, it only takes 21 days in order for something to be a habit. So kapag on the first day, ginawa mo, second day, third day, fourth day, hanggang 21 days, dire-diretso.
Masanay at masanay ka rin talaga. Kung may goal ka talaga, talagang gagawin at gagawin mo. So, yun lang po. Consistency is the key talaga to everything that we're doing. Coach, nung nasa journey mo na ikaw na ganyan, ano, for 10 days, marami ka bang, may kasabay ka ba or you're doing it on your own na? Siguro, kasi parang, di ba coach, pagka, mas nai-inspire ka pag may kasabay ka, no? Kasi parang, yes. Although magkaiba kayo ng goal, ibig sabihin, I mean, yung talagang ultimate goal, pareho kayo, syempre gusto mong pumayat, di ba? At saka ano, maganda, diba? Nung time na yon, nung physical pa, we were mga 20 in one session. Tapos ang maganda pa nun. Meron pala. Oh, yes. Every day kasi, bini-weigh in kami ng coach namin. So every time pagka na-weigh in kami, ako yung biggest loser every day. Di, ang sarap lang ng pakiramdam kahit na bell lang yung talagang nivel. Lahat ng tao dun sa paligid na nag-yehey for you, nag-cheer for you. Yun din ang motivation siguro na develop sa akin na nakuha ko talaga doon sa ganung samahan. Kasi if ever nagagawin ko ako lang on my own, walang mangyayari. Diba? Mm-hmm. Parang palaya lang, bukas na lang. At like my coach na nag-follow up sa'yo, nag-iingat ng weight mo. Parang konsensya mo rin, coach, no? Yung mga coach mo din na, ano yung kinakain mo? Ano yung... di ba na parang, ay... Nakatakain mo pala ba ng tubig? Parang masaya lang. Masaya lang talaga. Yun lang. Mm-hmm. Yung coach, anyway, sa mga susunod na episode na tayo, coach, ha, because we're running out of time. Hindi pa man tayo nagsisimula talaga dun sa ating session on health and wellness, no? Pero saan sila pwedeng... maka-contact sa'yo or anything na pwede mong nandun ka para i-invite mo sila, coach, sa iyong ano, iyong nutrition club. Paano nutrition club? Bigay ko na lang po yung number ko. Yeah. Oo. Para kung may makatumawag sa'yo, gustong wait lang po. Member ng iyong nutrition club, ano? Ayan, si Coach Mitch Reyes po yan, mga kaibigan, ang ating bagong coach dito sa DWIZ. Ito po yung aking flyer na inabot ko kay Ate Juday. Baka pwede pa-zoom natin ng konti yan. Although, babanggitin naman ni Coach yung kanyang contact numbers, no? Ayan. Ayan po yung tsura ko, no? Ito mo ako before. Coach, the same... a paper na you gave me. Yes. Pwede pa po ba, Ate Juday, kunin ko lang po yung itang picture ko po. Oo, sige. Sige, sandali lang po. Oo, ayan si Coach. Oo, ayan si Coach Mitch Reyes. So, mamaya ibigay niya yung kanyang number, no? Para tayo ay, kung sino po yung interested, no? Na maka... Ito po yung Ate Juday, oh. All about wellness. Pwede magtanong. Yeah. Ayan, sige coach, tingnan natin. Oh, di ba? Ito nga ba, oh. Ayan pa. Yan yung mga ano, eh. Yung mga dati ko may tsura. Oo. Ayun, tanda po ako. Ayan siya, very young. Diba po, hindi lang po ako naging sexier, naging mas mukhang bata, di ba? Tsaka naging... At saka po pagka talaga nag-lose kayo ng weight, magiging confident enough kayo to talk to people, magiging confident kayo enough for yourself. Yan. So, ay, bigyan mo na yung number mo, coach. Ay, okay po. Number is 0917-807-9242. Tapos po, sa Facebook, Mitch A. Period Reyes. Ayun. So you can contact anytime dun sa mga binigay niyang contact number at sa Facebook, mas mabilis na lang, coach. No? Coach, thank you very much, ha? On Friday, welcome ulit dito sa ating programa at meron na tayong mga special
topics and issues about health and wellness sa iba bahagi. Okay. Thank you, Coach. Happy weekend. Thank you so much, Ate Juday. Thank you, everybody, for listening. Bye. Bye. See you. Bye po. Ayan sa mga kaibigan ng ating additional o dagdag sa ating Dear Ate Juday family. Si Coach Mitch Reyes. Ayun. So, dakuan po muna natin ang ating segment na gabay natin. Ate Juday, ganda akong malis. Balis na sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at laing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Tapos mga kaibigan, ang ating Friday edition ng Dear Ate Juday. Una tigit sa lahat ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataon the whole week. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa ating mga nakasamang coach na bagi po ng ating programa. Coach, ang ating resident coach Veronica Mendoza, Padua. Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. Ang ating financial coach, Jojo Echever, and of course, ang ating health and wellness coach, Coach Mitch Reyes. Ayan, thank you so much po sa inyo. At sa mga nakagabay natin sa New Center, si Namara, si Ayasin, si Angge, si Drew, si Rashid, si Atiya, si Joanne, at si Micah. Maraming salamat sa inyo. Sa SOCMED, si Jam, si Arlen, si Kimi, at si Jello. Uy, andyan din si Jai kanina, no? Sa ating technical engineer Daniel Tenko, Jeric Barreto, June Aguba, yan ang ating mga poging technical people, no? Engineer Fred Belamala at ang nag-iisang ulaklak sa kanilang grupo, si Engineer Chelo Pingol. Uy, happy listening pala kay G-Mark Dagala. Hello bro, see you ah. Ayan. And of course, kay Sir Marvin Estigoy, ayan, ang ating Vice President for Sales and Marketing ng Alin Broadcasting Corporation. Ayun. So, dahil weekend bukas, ihabol ko na lang to. Sabi na saglit. Samahan niyo po kami ni Governor Obet Pagdanganan sa aming programang Obet Peace IZ. Bukas po yan, alas 5 ng hapon hanggang alas 6. Magsapit naman po ng alas 6 ang programa Mag-usap Tayo kasama sa ng One Shot at Peace Laranyo. At Sunday, medyo mag-relax because mapakinig kayo ng mga showbiz news. Ayan, showbiz IC 9 to 10 a.m. kasama po si Jamil Tarayo. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat muli hanggang sa Lunes. Ingat po tayo mga kaibigan, na po weekend po sa ating lahat. Bye! Dear Ate Juday,